But as the game progresses, ay umihina. At usually, ang Brody ay pinaparesa ng mga heroes na pwedeng makapag-heal sa kanya or makapag-speed up sa kanya. Mm-hmm. Katulad ng isang Matilda mula doon kay Oh My Venus. Dagdag mobility, no? Oo. And dagdag zoning. So yeah, before we start, MPL Season 7 is under the regulation and the supervision of the Games and Amusement Board. Ito na, Mid 3 na sinisimulan ng Blacklist International, Eson Venus, at si Wise na mauuna sa kanilang Little Wanderer. Meanwhile, Crammer agad para dito naman kay Carl Tizzy. Hmm. Mukhang may potential gank na pwedeng gawin sa bottom lane dahil si Oheb ay mag-isa lang doon. Nandun din si Lusty sa kanyang gank. Ang kailangan kasi ng Brenny Sports sa early game control, hindi ibig sabihin na kailangan nilang pumatay. Kung pag sinabi natin ng early game control, hindi siya about kills talaga. Parang kailangan nakakapag-farm yung heroes mo, kailangan nakakapwesto kayo sa mga turtle fights. Hindi pwede na ibibigay mo, i-co-concede mo yung part nyo ng mapa, pati yung turtle. Sabihin natin pwede kayong magpalitan, pwede kayong mag-contest. But the thing is, kailangan lagi ka may ibinubuga pag early stages. Yun kasi yung problema ng teams laban sa Blacklist. So, ibig mong sabihin, parang kung ihalin tulad natin sa totoong buhay, long-term goals ang gusto ng Bren Esports. Objectives muna, kumbaga basic-basic lang muna, huwag tayong pumilit dito ng gera. Kontrolin muna natin tong part ng mapa, bush na to. Make sure natin na tayo ang magiging lamang kapag nagkaroon ng biglaang team fight. Yep, I would agree. Kasi meron silang kill potential. Pero ang problema is kapag na-invade sila ng Blacklist International, doon sila mayayari. At katulad ng ginawa ng Brenny Sports, nag-crammer din ang naging prayo kasi ni Wise. Yeah, magkakaroon tayo dito ng turtle under a minute. Mm-hmm. At hindi pa nag-purple, actually. Si Carl Tizzy, siguro iniintay niya din para sakto may purple siya pagdating ng turtle. That's right. Pero looking at the side lane matchups, Blue versus the Uranus, Flap Tizzy, Edward, medyo passive ang mangyayari dito sa top lane. So talagang mid 3 ang makikita natin gagalaw dito, Wolf. Kailangan din nila ma-utilize yung side lanes naman. Like for example, si Oheb, tutulungan ni Eson. And this is a very good play. Kung naalala nyo ka din kanina dun sa Onyx versus Execration, yung presence ni Chakno dun sa may lane or yung particularly yung gold lane ay natutulungan yung mga tipo ng Lunox or the Harith or si Chang'e na kapag meron silang 1v1 matchup, mas lalamang dahil biglang nagkaroon ng plus 1 dun sa lane nila. Oh, speaking of plus 1, lumaswan na dito si Carl Tizzy kay Flap Tizzy. Tizzy Brothers, inaambahan ni Venus, popping the Soul Gloom. Sabay, movement speed lang para dito kay Edward. May traps na siniset ang Blacklist International ngayon. Mm-hmm. Papunta dito sa ating turtle. Ang tanong, sinong mauuna sa bush take, kaibigang Wolf? Mukhang Blacklist International sa turtle take. Do take note, naka-focusing mark si Omay Venus, so makati yan. Oh. Kailangan mong kamutin yan dahil nangangati nga si Lusty. Turtle will go in the hands of Wise as Pew ang magiging main target dito ni Edward. Tumama pa yung Sionic Blade si Edward na naman, Wolf. Kakaibang stat line. First blood is real. First blood is real indeed. Sabay mag-isa na lang dito si Flap Tizzy. The Slam Slam ay kanyang gagamitin. Mm-hmm. Sabay mag-flicker out siya habang kinakagat nitong Chichu Dog ni kaibigang Eson. Pero si OM kasama naman dito si Wise. Super slow sila dito at nag-rock block pa ni Lusty. Pero oh my Venus with the flicker. And just like that, buhay pa rin ang Blacklist International. Walang naging counter go para sa side ng Bren Esports. Nasalala natin yung Matilda Airlines. Kami na po Blacklist International. Si Omay Venus na naman ang piloto, pati na rin ang stewardess ng paliparan na yon. As you saw, si Oheb with Omay Venus, tinrain ulit nila si Cartizzi. In fact, yung ginagawa ni Omay Venus dito ay napapag-farm niya si Wise by being offensive. Ibig sabihin, yung kanyang pagiging aggressive at pagiging makulit laban doon sa ninja na si Cartizzi ay nakakatulong kay Wise dahil walang nakakapag-contest kay Wise sa pag-farm niya. Level 7 na si Wise. Nako po, makikita ba natin muling lumipad ang Matilda Airlines? Matilda Airlines. Welcome sa Matilda Airlines. Welcome to Matilda Airlines. Parang iba yata yung ginagaya mo. Parang iba yun. Parang host natin yun. Oo, parang si Mara yun. Matilda Airlines.
pasok. Pwedeng mangyari eh. Pero yan, nakakatakot to. Nakita na natin itong Matilda Airlines ni Oh My Venus. At tignan mo, no, bihira natin makita to kay Venus eh, na siya yung gumagawa ng play. Siya yung nagdidikta kung kailan ang tempo. At ngayon yung Bren, nakaabang. Ngayon yung Bren yung dumidepensa. Alam nila na anytime, pwedeng lumabas itong Matilda na to. Yep. And it seems like, ihuro na lang si Lasty. Let's see, may poke na nagaganap dito. Ayun na, sinalo! Dito ni Oh My Venus yung buong shadow kill, pero lumipat lang kagad dito si Venus sa kanyang mga kampe, pero nawala na rin siya because Lusty is there with the wild charge. Pero si Oheb na lang ang natitira dito para sa kanyang mga kampe. Kasama pa rin pala si Eson at si Edward, pero still, that is a 3-4-2 exchange. Blacklist International, ang gulo na nangyari sa laban na yun, Wolf. A turtle ang napunta sa Blacklist International. Tapos may tatlo pang kills, including yung dalawa nating junglers na parehas ang record sa ngayon. 0-1 para kay Wise at kay Gartizi, pero si Wise ay level 8 na. Mamaya pag nakita natin yung mga items, for sure, makikita natin na lamang si Wise when it comes to that trade. And overall, yung Blacklist International, yung mas masaya dun sa naging trade na yun. Totoo. Yun nga lang ay nakakita na naman tayo ng throwback mula sa vintage Lusty Grok na may championship nang napanalunan. Umuulan sa memories natin to. Sa memories. Hindi naman siya, hindi siya tatawaging Lusty Grok. The Lusty Grok. Kung hindi siya malupit mag-grok. Pero actually, Wolf, parang mas nakakatakot nga dito yung mga damage output ng Blacklist. Torn apart memory, soul gloom damage. Eto na, nagpabilis, kinagat si Rebo. Lusty Grok is here, pero tower lang ang target dito ni Wise. That is the Guardian Spire. Pero look at this! Sa likod, lilipad ako! Lumipad dito si Venus, pero hinarangan ni Lusty. That is Pew with the real world manipulation. Hindi pwede yan, sabi ni Pew. Yeah, nanggigil si Oh My Venus. One of the rare moments na makakita natin na imbyerna si Madam Oh My Venus. Nag-crash landing. Crash landing. On you, si Venus doon. On Pew. On Pew. Masama yun. Unfortunately, maganda yung idea. Yun nga lang ay napasobra si Oh My Venus. Pero, ang kagandaan sa nangyari ay nakakuha pa rin ng push ang Blacklist International. So, mission accomplished para sa Blacklist International. May ganong klaseng trade-off. Pero nakakatakot din ang Bren dahil si Pew ay isang player din na kayang i-utilize itong mga mage carries at nakapagbigay na rin ng damage output. Ayun na din yung glowing one para dito kay Doc Rebo. Here we go! Lusty runs again with the initiation. Wala si Flap TC dito, pero ayun yung Matilda Airlines. Venus, siya mag-isa, sinugod kasama si Edward na wala. Si Flap TC and View will also pay for the price. Lima pa rin ang buhay dito sa side ng Blacklist International. Oh, tamang target prioritization para sa Blacklist International. At again, Wise, na may turtle buff tapos naka-brute force sa breastplate. Napakakunat with the sustain of the Matilda for a little bit. Tapos, yun nga, tamang target prioritization mula sa Blacklist International. Kaya nga naman ako sila ng dalawang kills sa isang malambot na target at isang target na parang easy hits para sa kanila. Do take note, Blacklist International, meron silang pangtunaw sa kahit makukunat na hero like Flap TZ. But man, 5.5k to 3.9k. Makunat yung glue. Pero parang ginagawang gelatin lang. Oo, gelatin. Ng Blacklist International. At yung buong mapa ay nakokontrol nila. Remember, isa pa lang ang basag dito sa Blacklist sa gitna. And anytime na nagpo-pull off dito ang Bren ng mga attacks, parang na-out-sustain eh. Nadadamage yung Blacklist, pero may mga kasama kasi din yung mga heroes ng Blacklist na nadadamage na sila pa yung nakaka-outplay. Ube na naman. It's ube time. Kumbaga 8 minutes, ube time na para sa Blacklist. Ube time na talaga dahil nako yung Bren dito ay nagtabi-tabi. Edward, masu-super slow. Real world manipulation, masu-super slow din siya. Siya na lang mag-isa dito. Naan yung mga kampi niya. Ngayon palang ata susugod. Lusty ay magbabackdown na rin. Bren Esports, kahit papano, nakakapitas. Yep. Hindi ready si Wise at wala rin si Koopa. That meant na yung Blacklist International ay hindi na pumalag sa mga na yan. Tignan natin, 10 seconds si Edward bago mabuhay, pero pokes are coming in from Oh My Venus. Flap Daisy, thinking about the slam initiation.
Pero ayun na nga, yung sinabi natin, slam-slam in. Pero ngayon, napagamit na siya ng split-split. Pero lumipad na naman si Pinos. Main target will be Few. Tinamaan ng Thunder. Tata-Thunder. Habang si Ribo naman dito, ang kanilang gusto. Flicker out si Ribo. Ayan na, yung fade away meteor shower. Mula dito kay Ribo. Pero ang kunat din ni Venus. Makunat si Wise, makunat si Venus. Pareha sila makunat. Pero ayun, nagwano na yung mage. But then again, doon sa kabila, si Flap TZ ang natira. It's still Blacklist International. Winning every team fight, kaibigang Wolf. Ganda nga lang sa nagawa ng Bren Esports. Nakuha nila si Wise gamit yung glue ni Flap TZ. Combo is real, di ba? Pag may na saniban or may na talunan, may nasakyan itong si Flap TZ. Instant ultimate coming out from Doc Ribo. Mm-hmm. However, Blacklist International crash landing on Few ulit yung ginawa ni Oh My Venus. Inuna niya yung Eve. Na naman eh, no? Mm-hmm. Kasi siya lang yung may capability pumasok talaga din eh. Oh. Yung kanyang Matilda. Circling Eagle. Pero kung iisipin mo rin, kailangan din nila talagang harapin itong si Flap TZ. Kasi pag nakapag-maneuver itong glue, eh para bang may nadadala siya, may nahihiwalay siya, nagme-make sense eh. Kasi UB lineup yung Blacklist, tabi-tabi sila. Mm-hmm. Pero kung meron kang glue na papatungan mo yung isa, iti hihiwalay mo yun. Tama, tama. Kumbaga siya yung tagapag-peel. Oo. Not from Bren Esports. Yan naman din ang isa sa mga ways kung bakit nanalo ang Bren Esports laban sa Blacklist International in the regular season. Marunong silang mag-peel. Sa magic word na sana naiintindihan natin mga viewers, which technically speaking is parang may parang dinadisect mo yung kalaban, parang pinag-iwahiwalay mo. Hinihimay. In layman's term, himay. Himay. Oo. O kaya pitas. Pitas. Isa-isahin mo. Meron nga kasabihan, 'di ba? Parang paano mo ba masosolve ang problema? Kailangan isa-isa lang. Oh, isa-isa so, lang. Hindi sila pwedeng makipagsabayan dito ng 5-on-5 Royal Rumble. Tama. Kaibigang Wolf. Kailangan dito solo-solo, sabi ng Bren. Tama. Ganun. Well, total, Hayabusa rin naman kasi yung kanilang main carry. Mm-hmm. So, nagme-make sense. Ang dami rin mga confusing skirmishes na nakikita natin dito sa ating laban na parang yun yung main plan talaga ng Bren. Bawal yep. silang magtabi-tabi. At ang nakikita natin mula sa Bren Esports ay konting split push mechanic na ginawa din nila laban sa Blacklist International from their previous victory noong regular season. Mm-hmm. Gumagamit sila ng mga heroes na may macro scale split pushing. Wow, di ba? Big words. Macro scale split pushing. Oo. Apat na words yun. Oo nga. Pero basically, yung may segue. Yun lang yun. Yun ang kailangan gawin ng Bren Esports dito. At mukhang yep. napipigilan ang Blacklist International. Kasi parang two times na nating nakita ang Blacklist na hindi naman ang gigil, pero meron sila dito ang mga uncertain na pasok. Mm-hmm. No? Parang hindi pa kumpleto yung pwedeng follow-up. Yep. Kumbaga sinabi ni Mara, pasok, pero wala pa yung casters. Tama, tama. Diba? Parang ganun. Kasi yung shot call ay pasok. Uh-oh. Kaso hindi pa ready. So, nagkagulatan. Like, ano nangyari sa may mid lane kung saan pumasok? Si, si... Diba, pasok will never be the same. Oh, never be the same. Si Edward, di ba? Sabi niya, Edward, pasok. Uh-oh. Kaso hindi pa ready si Popol and Koopa kasi wala pa yung Koopa na to. Yeah, kailangan maging ready ng Blacklist doon sa mga pasok na gagawin nila. Dahil mukhang Bren Esports is, again, hinihimay sila pa isa-isa. At ngayon mukhang tinawag na ni Edward si Venus. Eto na, welcome to Matilda Airlines. Pero nawala yung target. Pero joke lang pala. Carl TZ ay mapipitas dito. Sabi natin Bren ang pipitas pero Blacklist pala yun. Oh, using three heroes at napakatalinong paggamit ng Circling Eagle coming out from Oh My Venus. At dahil dyan, may free pass ang Blacklist International doon sa Lord Pit. Walang retribution ngayon pero sumanib dito si Flap TZ kay Eson. Pero tignan natin yung gitna. Si Few on target at ayun, hinarangan with the meteor shower. Ribu will take one. Pero mawawala din si Few. Mabubuhay na dito si Carl TZ in 2 seconds. Si Flap TZ ang tumatangkin ng damage output ngayon ng Blacklist. Sabi ng Blacklist, wag muna tayo mag-lord. Ilaban muna natin to. Si Edward ay lumabas na ngayon dahil yung Uranus ay bitin pa rin yung damage. Pero ang kunat, eto na yung kagat ni Uncle mo, Eson.
Lasty ngayon, mapapawaan charge sa tamaan, pero si Edward ay makunat talaga. Tumatalon-talon na lang si Flap Easy dito. Ayan na, siya ay pumasok para dito kay Edward. Edward sa Ionic Blades, ayun na yung joke-jack mula dito. Ikaw, Easy, ang kumunyaring laban, pero buhay pa rin dito si Oheb. Habang si Flap Easy, makunat talaga yung gelatin. Killing spree para dito sa Lunox. Oheb, free hit. At yung go Onyx nag-sticker pa si Edward. Blacklist International, buhay pa rin ang limang members nila. Ribo at Few, tatakbo na. Si Carl TZ, kaka-respawn lang nung time na namatay si Wise. At dun sa kanyang paglaban para sa Brand Esports, dun sila nabigyan ng Blacklist International. Inakala nila na kaya nilang patayin itong si Edward. Unfortunately, damage was not enough. So, sobrang haba nung nangyari clash, nabuhay na si Wise. Grabe, pare. Ang dami ding sumasakay sa game na to. May Matilda Airlines. Tapos may Matilda Airlines, si Carl TZ nagiging ninja. Oo. Si Flap TZ nagiging exorcist, sumasanib. Sanib jutsu. Sanib technique. Saka yan, 2021. Oo. Kumbaga, sumigaw si Shawi. Sabi ni Shawi, sakay na. Si Shawi ba yun? Pero matagal na yun eh. Or baka ito tinatawag nating pasok meta. Pasok meta. Oo, well, totoo. Eh. Pumapasok si Carl TZ. Oo. Pumapasok si Flap TZ. Si Oh My Venus. Ayan, katulad ayan yan. Ayan na, siya'y pumasok at umikot doon sa bandang gitna. Pero yung Lord nandito na, naglagay na ng baby or a diamond si Few. Pero naku, nasa yung diamond siya output? Wala tayo makita ngayon dahil nahihil lang to ng Blacklist International. Si Wise ay babalik pa, hinarangan dito, of course. Ni Kaibigan Lasty, pero si Edward ay hindi pa rin mawawala. Soul Bloom to the healing galing technique. Ube is real. Blacklist International libreng tore doon sa taas. Pati na rin sa may mid lane. Every time na wala ng ultimate si Ribo or wala siya sa positioning, napakadali mag-push para sa Blacklist International. Katulad na nangyayari ngayon, pero Lasty! Oh, mag-isa lang dito si Flap TZ. That is the meteor shower coming in. Flap TZ, sumanib na ngayon kay Wise. Pero nako, syempre, sabi ni Venus, nako, wag yan! Oh my God, nawala si Flap TZ dito! At hindi siya nakapasok! Siya ay nawala na, oh my! Blacklist International, hindi pwedeng ihiwalay talaga, kaibigang Wolf. Hindi mo ma-decode. What time is it? It's ube time. It's sabi ube na, time! Pag nag-mid game na, papunta sa late game, hindi na pwedeng maghiwa-hiwalay. Ultimate bonding experience once again from Blacklist International. And look at this, si Edward naglalakad matatag na lang sa gitna, wala nang magamang damage output ang Brand Esports. And every time na pinapamit yung shower, tsaka tayo papasok dito ng Circling Eagle. Nako, shutdown, masyado lang napalalim yung pasok nila dito. Pero si Carl yun, na. Pero si Carl na wala, 40 seconds Wise, mapapadash out siya dito. Let's see kung mabubuhay siya, hindi. Dahil yun yung close line from hell para dito kay Lusty. Meanwhile, si Flap TZ, eto na, the exorcist technique. Pinapapit ngayon si kaibigang Edward. Sabi ni Edward, umalis ka dito. Oh, pero dinala si Edward pabalik. Oh no, napamali pa ata. Wild charge para dito syempre kay Lusty. At ayun yung major shower na meron si Ribo. At ubos ata dito ang Blacklist International. It's the same story once again. Ribo, the doctor is in 207, saving Brand Esports para dito sa game number 2. I do take note, maganda rin yung ginawa ni Flap TZ, although sobrang risky nung ginawa niya. Pagkatapos nung kanyang pagsanib, halos mabigyan na rin siya ng Blacklist International. The fact na nahuli din nila si Wise, that's also good. Lusty was phenomenal gamit yung kanyang Guardian's Barrier, pati na rin yung kanyang Wild Charge. Siguro hindi natin masyadong napapansin, pero yung setup na nakikita natin mula kay Lusty at Flap TZ ay napapaganda para sa side ng Brand Esports. Kaso nga lang, luging-lugi pa rin sila. Wala na silang mga tore. And Blacklist International, parang ang pwede nilang gawin, maghintay ng round number 2. Kumbaga, okay, sige, hindi natin natapos with our first push, pero may Lord pa naman in 30 seconds. Pwede tayo maghintay-hintay, magsama-sama tayo ulit, and then maybe we can take that game. Ang ganda ng ginagawa ni Oh My Venus, kasi once na makita niya si Carl TZ, sabi niya, target locked. Eto na talaga yun. Naka-focus siya dun eh. Focus! Kapag if ever iisipin mo mag-shadow kill or maglabas dito ng mga shadows ang isang ninja, ang isang Carl TZ, yung Hayabusa, tatamaan din ng mga Soul Gloom. Oo. Eh. Maiikutan din mismo ng isang Matilda. Ang patient din ni Oh My Venus. Aggressive pero patient. Talagang hindi niya nirarush yung pag-circling eagle at tama lagi yung timing para mahuli si Carl TZ.
Tapos yung Blacklist International naman, yung ibang members, patol naman. Kasi patol, pag may pumasok, talagang patol. Iba burst lang. Patol. Oo. Pagkapasok, may patol. Tama. Ganon, tama ka. Let's see, dahil kalati na ang buhay ng Lord dito, si Edward. Ito na, pumatol na ang Blacklist International. Si Lasting ngayon, tumatakbo na sila. Na. Welcome to Matilda Airlines! Here we go! Medyo shower para kay Few. Sabay naman dito. Ang Few, medyo hindi ko na alam yung mga skills. Ang dami na lumabas. Pero still, walang namatay, Wolf. Ready ang Bren Esports. Doon sa depensa na yon, si Wise yung nawala. Napasama pa yung pag-dive, yung pagpasok at pagpatol ng Blacklist International. Do take note na ang damage output ng Bren Esports dahil 17 minutes or 18 minutes na nasa late game timers na tayo. Masakit na rin. And if we combine yung combo ni Few tsaka ni Ribo, ang taas ng kanilang damage output na kahit si Wise ay hindi na maiinda. Ang kunat din eh, no? Ang kunat na rin. Ang kunat din. At saka kung iisipin mo yung setup kasi dito ng Bren Esports, eh, talagang abangers. Sila naman na naka-open ngayon. Okay. Let's see, tabi-tabi sila. Naku, nandun sila sa loob. It's Naubo. A trap. Tignan natin ngayon. Few with the real world manipulation. Medyo shower naman para dito kay Rebo. Meanwhile, si Venus, mag-isa dito kay Few. Nawala dito. Ladies and gentlemen, si Carl Dizzy. Pero naku po, nawala din yung Reynos. Pero mega kill para kay Rebo. Yung base, yung base. May minions kay Bigang Wolf. Doc Rebo is here. Ang kulo na naman na nangyaring team fight dito. Pero 2-for-2 situation ang nangyari. At nandito pa ang aso. Yung Lord ay nasa side ng Blacklist International. So, yung mga minions sila ay mga macho minions. Macho minions pumapasok ngayon sa base ng Bren Esports. Torn apart memory mula dito kay Wise. Ayun yung crystals. Bren Esports trying their best to defend. Kalahati ang buhay ngayon ng Lord. This is game number 2. Same situation. Let's see. Battle their lines. Eto na lang. Tapusin na natin. Blacklist International 2 games straight. Makukuha ang panalo. Very clutch situation, lalong-lalo na yung Lord Steel mula kay Oheb. Nakita natin ng Bren Esports nakakuha na ng steam. However, Blacklist International proving to be more clutch in that particular moment. Whoa.